Ayan, magandang umaga po mga kahataw. Magandang umaga pa lang, gising na po tayo. Alam mo kung bakit? Yan ito yung ater natin. Kasi po, bilang haligi po ng tahanan, ginagawa natin lahat yung mga dapat nating gagawin. Para po yan, ma-maintain po yung liwanag, kasaganaan, at saka kailangan maliwanag yung loob ng bahay natin. Kaya maaga pa lang, gising na po tayo. Ano kasi, yung ina ng tahanan natin, siya yung ilaw ng tahanan. Kaya, para ma-maintain yung liwanag, kailangan kagawin natin lahat at i-maintain yun. Para pag uwi man natin sa bahay, o nasa bahay tayo, kailangan maliwanag yung pakiramdam natin. Dahil nakikita natin yung liwanag. Kaya, ayan na, tayo, bilang ama ng tahanan, tayo po yung roro dito sa loob ng bahay natin. Ha? Roro kasi, pagkagising sa umaga, magkusinero tayo, ha? Karpintero tayo, latiro tayo, labandiro pa tayo, lahat na klase, wag lang po yung babaero, at saka lasingero. Ha? Yung kami natin, yung strong yun, no? Kasi tigasin tayo. Tigasin tayo dito sa loob ng bahay. Hindi po tayo under ni Jesus, ha? Pero yan dapat. Gawin natin yan na may pagmamahal ng kamay natin, ha? Remember, ha? Huwag dito ilagay sa taas ng ulo natin. Ha? Dito sa dibdib. Libil lang ating dibdib. Dahil lahat ng gagawin natin dito sa loob ng bahay, may pagmamahal. Kaya, tara! Maagang maagaw pa. Ayan po ah. Pagkain muna tayo. Kasi habang madilim pa yung haligi natin. Ha? Para wala pong nakakita sa atin kung anong ginagawa natin. Ha? Kaya take time. Double time tayo. Kasi tigasin tayo. Ha? Ginagawa natin lahat para maintain yung liwanag. Liwanag ng ating ina ng tahanan. Kaya natin pakita natin yung tigasin natin. Hmm? Yan. Ayun tayo para pagdating nila, i-ready na po yung misa natin. Para roro tayo ng tahanan natin. Ayun. Mga kataw. Kaya, ayun na po lang. Dito na po tayo. Pagdating na. Natin para papasok pa rin sa trabaho. Ayan, habang madilim pa, alamat masama pa yung panahon, mag-morning hata muna tayo mga kita. Igasin tayo eh. Mga hapon yan. Exercise lang yan. Terus.
Medium ni daw. Magandang umaga mga kataw, atin po ang mga papahayan. Yung isa po sa mga paraan ng pagkakanabuhay ay itong pag-aangkat po ng isda dito po sa bayan natin. Galing po ito sa local na karagatan, yung malaking isda po niyan, malasog dito yan. Yan po, magbabayan sila po, inaangkat at inadala po dito sa bayan natin. Kasama natin mga kahataw. Maaga pa lang ay humahataw na po sa kanila ng mga tungkulin bilang ama po ng kahanan. Wait, meron mo kayo, sir? Malasugi po yan. Mga negosyante po yan ng isda na umaga pa lang gumagawa na ng paraan para umataw hataw sa pagbibigyo bayan silpo. Yan po yung tawag po dyan, isang malaking isda, yung swordfish po yan, mga kahataw. Akit yan po yung mga produkto ng ating lokal na karagatan. Kaling po dito yan sa ating pagpapain po natin dito sa Pandan. Marami productive po yung karagatan natin. Pagpapain natin, maaga pa lang ay gumigising na para angkat ng kanilang mga paraparaan sa buhay natin. Mabuhay po tayo, kababayan natin dyan sa ibang lugar. Hataw-hataw lang po sa araw-araw natin na pamumuhay dito sa mga paraan na naiako ng mga pangalan ng ating pamilya sa mga ng pagbabayad po ng isla sa mga nilisyante natin. Maaga pa gising na para humataw sa kanilang mga pagpulit ng patrin sa pamilya. Babayan ha, ano kaya man yung karagatan natin, natural resources. Hataw-hataw sa mga tungkulin, hataw-hataw sa araw-araw na pangangailangan. Ayan, ina ng tahanan na mire supporti po sa kanilang pamilya. Maaga pa lang, hataw-hataw na sa kanilang ng mga tungkulin. Malasugi, swordfish. Swordfish, maghataw. Dip. Ang gilo kaya yan. Isang kawat mo nga po.
Tagapandan kung sama ko susulot ng mundo na humahanap ng paraan, humahataw para po sa mga pangarap ng ating mga pamilya po. Short face, ma'am. Malasugi. Ah, malasugi? Yes. Aray. So po yan mga kataw sa bayan ng Pandan, Antique po. Northern part of Antique po tayo. Pandan, Antique. Mabuhay po at shout out po sa lahat ng mga Pandananon. Ayan o, mga kataw. Okay. Kikita po natin yung araw-araw na katawan ng ating mga kababayan dito. This everyone at magandang araw po sa ating lahat po yung araw-araw na hanap buhay po. Isa po yan sa mga paraan ng paghahanap buhay ay yung pag aangkat ng isla o buy and sell po, buy and sell po sila. Ito po yan sa bayan ng Panda and Pike. Ayan po mga kababayan natin. Mayaman din po tayo sa isda dito. Ayan po kita yung swordfish na yan. Swordfish po yan. Malaki din. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.